Hello po, magandang buhay po sa ating lahat. Magpakilala po muna ako sa inyo. Ako po si Coach Gina at nakabase po ako dito sa Saudi Arabia. Trabaho po ako bilang isang kasambahay. At part-time po, tuturo rin po about financial literacy. And then isa rin po ako sa mga marketing director ng IMG at isang associate financial planner under our FP. So magsimula po tayo dito. So, welcome po sa IMG or International Marketing Group. Meron po tayong mga member na sa Taiwan, Singapore, Dubai, Macau at sa iba't iba pang panig ng mundo. Ang IMG po ay nagtuturo po ng educational workshop. Meron po tayong mga workshop na nagaganap sa iba't ibang panig ng bansa po. Meron po sa Hong Kong, yan. Meron tayo sa iba't ibang lugar sa Paris, Milan. Meron na po tayong mga member dito. At meron din po tayong financial center dito sa Pilipinas, meron tayo sa Cebu, sa Makati, financial center, at sa King's Court po, at the World Center. Yan po, may mga naka-attend na po at meron din po mga certificate. Dati nga po, naisulat po sa Manila Banker na about sa financial education for OFW. Yan po, IMG, a marketing company dedicated to serving the financial need of individuals has close to 20,000 OFW members. Before yan, nakarang yung ilang taon nang nakalipas ng 20,000. At nabalita nga rin po dati sa 24 oras na karamihan ng OFW umuwi ng bangkarote. Ano yung bangkarote? Halos walang naiuwi dahil padala dito, mga ganito. So may pera, pero hindi alam kung paano, saan ilalagay, paano gastusin. Ang IMG po ay nagtuturo po ng Finance Education Program. At ito po talaga ay nagbibigay ng total financial solution. Yan po, meron po tayong mga kasamahan dito, green jacket, yan po sila sir dyan. Meron po mga, meron po nagaganap na mga venue po sa iba't ibang panig ng mundo. Yan po yung mga green jacket ng IMG. Dito po sa IMG, ang Financial Education Program ay tinuturo po ang una, yung how to save more money. Paano tayo makapag-save ng mas maraming pera pa? At paano natin mapaprotektahan yung pera natin kinikita? Pangatlo, how to properly grow your money. At yung pang-apat ay how to invest your money. Dito po sa IMG, in-invest po, meron mo tayong lecture din po about sa pag-i-invest. Dito po ay sa blue chips company po ng mga Philippines na pupunta yung investment. Dito po sa mga legit na malalaking kumpanya ng Pilipinas. Meron po tayong lecture dito na separate po. At ang panlima naman, preparation for retirement. At ang pang-anim, ano nga ba ang emergency fund? At ang pito, the importance of having a healthcare and life protection. Ito pong pitong to ang tatalakayin natin ngayon sa lecture, ang tinuturo ng IMG na Financial Education Program. How many years you already working as an OFW? Ilang taon na ba tayong tatrabaho sa ibang bansa? Hindi habang buhay OFW tayo, diba? At hindi habang buhay kaya mo magtrabaho. Ano ang bubuhay sa iyo pag tanda mo? Sabi nga natin ni Presidente Duterte, alam mo ang sabi ko, pagtanda ko, sino ang bibili ng medisina ko? Do we have that kind of setup here? Medicines are free? Pag ako naka-wheelchair, sino ang tutulak ng wheelchair ko? Diba? O nga naman pagtanda, diba? Siya mismo naisip niya yun. Retirements in the Philippines. May papakita ko rito ng charts. Ito yung klase na pag yung karamihan ng mga nagre-retire sa Pilipinas, ito po siya. Sabi po dito ay 30% sa mga nagre-retire sa Pilipinas ay dependent on charity, nandun sa charity nakalagay. At ang pangalawa naman,
ay 23% are still working. Yan. Kung napapansin nyo, kung kayo dati hindi pa pandemic, nakapaglakad-lakad pa tayo. Ako before, tatrabaho, lakad, tapos salubong ako matanda na. Matanda na siya, pero kailangan niya magtrabaho. So, isa siya doon sa 23% na still working. At ang pangatlo naman, ay ang laking porsyento, 45% are dependent on children. Yan yung mga nakadepende pa rin nandun sa kanilang mga anak, nakatira. At alam nyo ba na 2% lang ang financially free? Diba? 2% lang, so sad. Retirement in Philippines is possible to retire on your own terms. Yes, lalo ngayon, through IMG, diba? Nagtuturo about financial solution, diba? Yan, 2% lang. But I believe yung 2% na yan na dalagdagan talaga kay IMG dahil na tinuturo yung paano mong i-handle yung perang kinikita mo, lalo-lalo na yung OFW. Nagtatrabaho tayo ngayon para sa pamilya, pero kailangan natin isipin din hanggang kailan tayo magtatrabaho, hanggang kailan tayo dito sa ibang bansa. Yung nakikita nyong apat na yan, sa ngayon na pamumuhay na meron kayo, saan yung nakikita yung sarili nyo kapag nag-retired kayo? Where you can see yourself when you're retired. Yung apat na yan, nandyan ba ka sa 30%, 23%, 45%, or sa 2%? Diba? Ang sarap yung tumigil ka sa pagtatrabaho na hindi pa masyadong katandaan, na-enjoy pa natin yung retirements natin, diba? So ngayon, isip-isip tayo, anong pamumuhay ang meron tayo? Social Security System. Nagbabayad ka ba rito? Isa ka ba sa nagbabayad dito? Ito nga ba ay inasapat na kapag ikaw nag-retire, diba? Sapat na ba to na pag nag-retire ka na alam naman natin mayroong age bracket yan kung kailan ka pwede at pwede nang magkaroon ng pension. Pero yung sasapat ba? Sasapat ba kung ikaw ay medyo matanda na, naglabasa ng mga sakit, diyan naman lumalabas ang mga sakit, diba? May mga minimaintain tayo na gamot. Kung SS lang meron tayo, yes, kakukuha tayong pension. Sasapat ba? Yun, diba? Mas marami kung mas marami pagtanda, diba? Mas maraming pagkukunan. Agree ba kayo dito? Simula 1998 hanggang 2013. Ako agree ako dyan. May bigay ako sa inyong sample. Diba? It's so 1998, diba? Ang dami. 2005, lumiit na. Tuwing 2013. Diba? Na ano ko yan, way back 2018, umuwi ako ng Pilipinas, nagbakasyon ako. And then, nag-crave lang ako sa Pancit Canton Chili Mansi. So, almasal ko pandesal. So, kailangan ko ng Pancit Canton. Kahit na nandito ako sa Saudi, Indomie, shoutout dyan sa taga-Saudi, Indomie. Pero iba pa rin yung lasa nung hinahanap mo, diba, pag-uwi. So, bumili ako, dala ko sa 10 pesos kasi pag alis ko, alam ko mga 8 or 7 lang naman siya noon eh. Nung bumili na ako, binigay ko yung bayad ko. Hindi ako binigyan, kulang daw. Sabi ko, bakit kulang? Sabi, ano na raw, 13. Yun, di ako nakabili. Ang layo kasi, layo-layo yung tindahan sa amin. Ngayon, sayang lang lakad ko, diba? So, agree ako dyan. Ganto lang naman yan, dalawa lang naman yan eh. It's either to bid now and enjoy later, or enjoy now, then problema later. Diba? Ang hirap naman, diba? Tis-tis muna tayo. Pagkatapos ng tis-tis na to eh, may enjoy naman natin ang buhay, or enjoy tayo ngayon after na mga ilang buwan lang. Diba, suffer naman tayo at mga problema. So, ito yung tinatawag na, ito yung pagbibuild ng ating financial house, diba? Dito tayo nagsisimula sa increase your income. Sa increase in your income, diba? Increase your income. Paano nga natin ma-increase yung income natin para magkaroon tayo ng savings? So, ganito siya. We need to monitor our expenses. Monitor your expenses, yung mga pinagkakagastusan mo. For example, meron kang salary, ang salary mo lang ay $1,000, di ba? At ang expenses mo sa isang buwan ay ang sahod mong $1,000, pero expenses mo sa isang buwan ay ang laki, di ba? $1,300. So, paano? So, i-monitor natin yan. Kung ating salary ay $1,000, baka tayo kailangan mag-expense ng 1-3 kulang. Saan mapunta? Utang na naman tayo, di ba? So, hindi pwede. So, kailangan i-monitor natin yung mga needs lang muna natin. Yung mga wants siya ka na yan.
yung mga needs lang, kailangan lang talaga natin para maging magkaroon tama, monitor natin yung expenses natin, di ba? Kailangan natin dyan, i-change natin yung lifestyle natin. Yun nga, kung kailangan lang muna sa atin, yung kailangan yung mga wants na yan, pag medyo naka-ahon-ahon na, di ba? Tsaka na tayo niyan. Kaya kailangan natin monitor yung lifestyle natin para magkaroon tayo na mapa-increase natin yung cash flows natin. How can you protect your money? Paano mo nga ba maprotektahan ang pera mo? Yung mga yan. Yung mga kinita mo. Paano puprotektahan niya ang mga yan? Nakita niyo to? Lupain, sasakyan, malaking bahay at malaking pera sa bangko. Anong tawag dyan? Itong mga bagay na to ay ang mga pinaghirapan mo. Diba? Yung mga pinaghirapan mo yan, paano pag dumating yung crisis? Diba? Ano yung crisis na sinasabi ko? Like medical crisis. Diba? Major illness. Yung major na sa lahat ng major, major illness na talaga siya, di ba? So, may example ako dito. Learn from other life experience and mistake. Kilala sa Dick Israel, Lilia Contapay, Joy Biado, at Mystica. Sila yung sikat na sikat dati sa kapanahuna nila, di ba? Pero, suddenly, nabalitaan natin na ganyan na yung nangyari sa kanila. So, di ba, isipin mo, ang laking perang meron sila. Nung sikat na sikat sila, malaking perang meron. Pero, bakit nagkaganyan sila nung 'di ba? Malakas na malakas sila eh. Din la isipin na magkakasakit hanggang nawala na, 'di ba? So 'yun. Siguro kung na protect lang nila yung mga kinita nila noon, siguro walang ganyan, 'di ba? Sabi nga, save and invest for your healthcare. 'Yun 'di ba? Habang malakas tayo, trabaho tayo. Pag malakas kasi tayo, lalo pag sanay tayo sa trabaho, hinahanap-hanap ng katawan natin 'yan eh. Then matitigil tayo sa work, bigla na lang may mararamdaman tayo. Kasi bakit? Sanay kasi yung katawan natin sa trabaho, eh, di ba? So, we need to invest. Mag-invest tayo sa healthcare natin. Hindi natin kailangan ngayon yan kasi malakas pa tayo, bata pa tayo. Ang sakit lumalabas siya pag medyo nagkakaedad na, di ba? Sabi nga, maganda sa mga bagay na hindi inaasahan, pero posibleng mangyari. Madalas ko ito narinig at madalas ko rin itong sinashare sa mga nakakausap ko. Meron tayong mga bagay na hindi inaasahan. Totoo yan. At posibleng mangyari. Totoo yan. Totoo, totoo. Kailangan natin ang health insurance. Will be your asset protection? Paano nga ba natin magagawa yan, di ba? Paano natin maprotektahan yung bahay, lupain, sasakyan, at pera, di ba? Mga yan, mga bagay na pinaghirapan natin. Kailangan natin protektahan yan. Pagdating ng krisis, paano na, di ba? Kailangan natin protektahan. Why we need an healthcare? Insurance mo dito, madadala mo? Most sickness is upper at old age. Yun nga, diba sabi ko, yung mga sakit, ngayon bata tayo, hindi natin mararamdaman yan. Lalo trabaho tayo na trabaho, wala pa yan, diba? Obviously, po sa teenager, wala pa. Lumalabas yan kapag medyo nagkakaedad na. Medical cost is getting more expensive, diba? Mostly yearly, tumataas ng tumataas yan eh. Hindi mo napagandaan ngayon, next, eh. Paano pagtaas ng pataas, di ba? Lalo pag major illness, hirap. Lot of people die not because of no medicine, but because of no money. Totoo yan, di ba? Maraming namamatay dahil sa sakit. Bakit? May gamot naman eh. May gamot niyan, kaya lang walang pambili. Sad to say, di ba? Nawawala na lang ng ganun lang at kasla alam naman natin, di ba, sa hospital. Lalo pag mga may emergency na yan, tinatanggap ka ba na walang deposit? Lalo yung sakit mo ay major illness yan? Di ba, mahirap. PhilHealth. Nagbabayad ba kayo ng PhilHealth? Are they enough to cover your medical bills? PhilHealth, malaking tulong din naman siya, pero alam natin na may percentage sila na kinukuha dyan sa mga bills natin, di ba? At ang PhilHealth hindi natin magagamit hanggit di tayo nagkakasakit. Magagamit natin yan kapag magkakasakit, di ba? So, ano mangyari na pag wala tayong mga pambayad? Ano mangyari? Utang, di ba? Pag di natin paghandaan yung healthcare natin, once na may nangyari sa atin, hindi natin masabi na magkakasakit tayo bukas, bukas makalawa, next month, hindi, di ba? So, dapat pinaghanda natin yung healthcare natin. Kasi pag di natin pinaghandaan at mga major illness, ang mangyari ay utang, di ba?
Long-term healthcare is for your retirement. Diba? Kaya nga siya long-term and then retirement. Aris, magre-retire ka ba ngayon? Bata ka pa? Hindi pa, diba? Mag-retire tayo, medyo 50s, mga ganyan na yung tipong hindi natin kaya, diba? Kaya nga siya long-term. Dahil dun pa sa malayong panahon pa natin siya gagamitin. Habang meron pa tayong pera ngayon, may trabaho pa tayo maganda, kaya pa natin mag-ipon, pwede pa. Pwede natin paghandaan. Especially kapag ikaw ay nabuhay ng matagal. Thank you, Lord, diba? Especially if you live too long. Ganun. Mabubuhay ka ng matagal, wala ka ng trabaho, may sakit ka pa, paano, diba? Saan ka kukuha? Samantalo, kung may long-term healthcare ka, na pang may retirement ka pa, so no worries, diba? Kasi may pagkukunan at may pagkukunan ka. Breadwinner. Sino rito ang mga breadwinner? Ang breadwinner ay siyang tinatawag na provider. Sila ay nagpo-provide ng food, shelter, clothing, education, health, and extended families. Yan. Ang tawag sa breadwinner ay provider. Sila ang nagpo-provide ng mga pangangailangan ng pamilya. Especially dyan si tatay, si nanay, di ba? So, yan nga, diba? Sa isang sa family breadwinner, dyan si nanay, si tatay, or kung di na kaya, dyan si panganay, ayun. Ito na lang siya. What if we die too soon? Kunyari ako si breadwinner, paano pag bigla akong nawala? Ano mangyayari doon, diba? Ano mangyayari sa pamilya ko? Who will provide the food, the shelter, clothing, education, health, and extended family sa mahal ko sa buhay? Sino kapag nawala ako? Sino magpo-provide? Ako lang naman yung inaasahan, ako lang breadwinner. So, papaano, diba? Sabi ni Brother Bo Sanchez, the purpose of insurance is simple. If God calls you home today, your kids won't go hungry. Diba? Once nawala ka kung meron ka insurance, hindi magugutom ang pamilya mo. Life insurance. Life insurance cannot replace the father, the mother, but certainly can replace his or income for the entire family to survive. Diba? Hindi mapapalitan si nanay, si tatay, pero kung ano man yung kinikita ni nanay, ni tatay, dahil meron siyang life insurance, diba? Pwedeng replace yung income na yun para makasurvive yung pamilyang maiiwan. Yan ang tinatawag na instant money, diba? Instant money siya, bakit? Pinagandaan ni nanay ni tatay, kumuha siya ng life insurance dahil mahal niya ang kanyang pamilya, bigla ang nawala sila, diba? Biglang nawala. So, ano mangyari? So, continue pa rin dahil kay life insurance. At ang life insurance is an income replacement, diba? Yan, replace ng income. Kung ano man kinikita nila, nare-replace. Kaya may makakasurvive pa rin yung pamilyang naiwan. Wait. And then, sabi nga, diba, lagi ko itong naririnig eh. Tagnamatin ako ng mga meeting. Okay na yung nakapikit ka ng nakangiti. Yan. Ano ba pag nakangiti? Kaysa naman, nakapikit ka ng nakasimangot, malungkot, diba? Bakit nakamalungkot? Kasi biglang nawala at hindi naman naman sabi kung kailan tayo mawala. O hanggang nawala ka, na-worried mo pa na yung family mo paano at nawala ka, diba? Kaya yun, naging nakasimangot yung pagkapikit mo. Unlike na nakapikit ka na nakangiti, bakit? Alam mo hindi magugutom yung pamilyang iniwan mo dahil meron kang long-term healthcare, pang-retirement at life insurance. Alam mo may pang makakasurvive sila, continue ang buhay nila at pwede sila makapagsimula kahit wala ka, di ba? Mahirap yung bigla kang nawala, nalungkot, di ba? Ang sakit na nawala na at nag-iwan pa ng maraming utang, di ba? Mas mahirap yun. Kasi naman sa ganito, may life insurance tayo, biglang nawala. Okay na yung nakangiti. Okay na nakapikit ng nakangiti, di ba? Nawala lang yung kapamilya, pero lahat naman tayo papunta dun, di ba? At ito pa, another purpose of life insurance, tax. Yan, alam niyo ba kung paano nagiging purpose ng life insurance dahil sa tax? Ito, ipapakinig ako sa inyo.
investments. Mula stocks, mutual fund, insurance at real estate, naikot ko na yung lahat. At iisa lang ang napansin ko, kulang sa kaalaman ng mga Pilipino. Ito ngayon ang layunin ng aming programa, ang palaguin ang kaalaman ng mga Pilipino upang maayos nilang maipundar ang pera nilang pinaghirapan. Good morning mga kapuso! Welcome na naman sa isang umagang puno ng impormasyong makakatulong sa ating buhay pinansyal. Kung maalala nyo, noong episode 3 nag-usap tayo tungkol sa insurance. Bilang pagbabalik sa topic na ito, panoorin nyo ang susunod. Halimbawa, sabihin natin sa buong buhay mo, dalawang investments lang ang meron ka. Isang savings account at isang lupang nagkakahalaga ng 1 million pesos. Kung wala kang insurance at namatay ka, ang mga assets mong ito ay automatic na ma-freeze at subject to the 20% estate tax ng gobyerno. Ibig sabihin, ang pamilya mong naiwan ay kinakailangang maglabas ng 200,000 pesos para lang makuha yung lupang pinag-ipunan mo. Dito ngayon papasok ang insurance. Sabihin natin may policy kang worth 200,000 pesos sa iyong pagkamatay. Pag nawala ka na, ilalabas ito ng insurance company at hindi ito subject sa estate tax. Kaya, ito ngayon ang pwedeng gamiting pambayad ng iyong pamilya para makuha ang lupang pinag-ipunan mo. So in short, ang insurance na 200,000 pesos ay nakapagprotekta ng iyong investment na worth 1 million pesos. This week, makinig at manood kayo ng mabuti dahil pag-uusapan naman natin kung paano mag-claim ng insurance policy. Bibigyan ko na rin kayo ng mga tips para alam natin kung ano ang dapat at hindi dapat gawin upang maging madali ang ating pag-claim ng mga policies. Ngayon pa lang, sasabihin ko na sa inyo na medyo mahirap ang proseso ng pag-claim ng isang insurance policy. Ang daming requirements ang kailangang masubmit bago maglalabas ng pera ang isang kumpanya. Ganun pa man, here are a few easy steps na pwede niyong gawin upang dumali ang proseso. Number 1, kumuha ng insurance sa malaking insurance company. Sa isang malaking insurance company, mas organized ang mga proseso ng pag-claim. Mas makakasiguro ka rin na mas madaling maghanap ng impormasyon tungkol sa kumpanya o sa mga produkto at mga proseso nito. At syempre, mas maliit ang posibilidad na malulugi ito. Number 2, go through all the requirements of claiming. Pumunta sa website o talungin ang inyong insurance agent tungkol sa mga requirements at proseso ng insurance claiming. Pwede mo nang umpisahan ang pagkuha ng mga basic documents tulad ng birth certificate, marriage certificate at iba pa para mabawasan ang mga kailangang gawin ng inyong beneficiary in the future. Gumawa ng checklist ng mga documents na hindi pa nakukuha tulad ng death certificate, coroner's report at iba pa. Number 3, pagsamahin ang lahat at ilagay sa isang envelope. Collect everything in one envelope at ilagay na rin ang website ng insurance company, insured amount at contact number ng taong nagbenta sa iyo ng policy. Malaki ang matutulong nito sa beneficiaries mo dahil mababawasan ang trabaho ang gagawin nila. Number 4, ipaalam sa mga beneficiaries na may existing policy. Dapat ipaalam sa asawa, mga anak o kung sino mang beneficiary na mayroon kang policy para kung sakaling mawala ka unexpectedly, alam nila na may insurance silang pwedeng makuha. Nabanggit ko na dati na para sa akin, ang main purpose ng insurance ay ang pagbayad ng estate taxes. Tandaan, may deadline ng pagbayad nito, so the sooner your beneficiaries are able to claim the insured amount, the sooner they can pay their taxes. Kaya ako rin actually ginawa itong episode na to is to give people an understanding na minsan pag hindi natin iniingatan yung mga investments natin, nasasayang lang talaga yung mga ito. Kung gusto nyong mag-invest sa stock market, kakailanganin nyo ng tulong ng isang stock brokerage company para bumili at magbenta ng shares on your behalf. Ang citysecOnline.com ang pinakamalaki at pinakatanyag na online stock brokerage company sa Pilipinas ngayon. Layunin ng citysecOnline.com na maging gabay sa maingat na pag-iinvest sa stock market. Pero higit pa dito, ang citysecOnline.com ay internet-based. With just a few clicks, you can buy, sell, and monitor your shares, all from their website. Nandun na rin ang lahat ng stock recommendations, information, at articles na kakailanganin mo to stay updated.
dati ay kailangan mo pang tumawag sa broker mo para mag-trade, ngayon you can do it basta may internet connection ka. Never has investing in the stock market been so easy and convenient. And for those of us who want to give it a try, CitySecOnline.com is the best place to start. So yan, sana nakatulong. Yun pala yun, ano, kapag may investment tayo, napapakukuhaan, pag biglang nawala, nakukuhaan tayo ng state tax. So, sana nakatulong siya, yung napanood ninyo. So, natapos na tayo sa increase your income, diba? Natakal na natin yung increase of income. And then, yung sa health insurance, yun, yung kanina, pag bigla tayong nawala, yung healthcare, mga ganyan, retirement. And then, yung life insurance kanina. So, dito sa IMG, meron kami 3-in-1 na tinatawag. 3-in-1 product. Bakit 3-in-1 product? Kasi sa Kaiser International Health Group, meron siyang healthcare, insurance, at investment, di ba? 3-in-1 na. So, mabuhay ka man ng matagal, magkasakit ka, meron kang healthcare, di ba? Bigla ka namang nawala. So, o meron naman tayong life insurance. At pag samasamahin natin to, meron tayong investment. Sa Kaiser Plans, meron tayong Plan 45, which is 2,647 ang monthly. Sa Plan 50, 2,941 monthly. At ang Plan 60 ay 3,529 monthly. At meron din tayong Plan 75, which is 4,412 monthly. At meron tayong 100 plan na 5,881 monthly. So, sa mga nag-invite po sa inyo or pwede rin sa akin, pwede kayong magtanong kung paano. Kasi meron tayong monthly, may annual, meron tayong gano'n. At meron din tayong separate na training para dito, para maintindihan yung mga plan ni Kaiser, mga benefits niya at kung ano-ano natin pwedeng makuha natin mga benefits sa Kaiser. So, sa debt is a burden, 'di ba? Sobra 'yan, 'di ba? Sobra 'yan. Talagang masakit 'yan, masakit sa ulo 'yung utang na 'yan. So, kailangan talaga nating i-avoid. Dito naman tayo sa emergency funds. Ano ba 'yung emergency funds? Ano ba yung emergency fund? Emergency only, crisis fund. So, meron tayo ditong box nakalagay dyan for emergency only, di ba? Crisis funds. Ano nga ba ang emergency funds? Ang emergency funds sa ito ay cash on hand 24/7. Nandyan lang siya ng 24/7. Anytime emergency, pwede mo siya makuha. Sabi nga ito yung 3 to 6 months. Kung magkano yung gastusin nyo sa isang buwan, kailangan may nakatabi kang 3 to 6 months para sa iyong emergency funds. Like nung nagka-pandemya, di ba? Kung meron kang emergency fund, kailangan yung pandemya ngayon umabot na ng taon, di ba? Pero awan ng Diyos, nakakausad-usad pa rin naman tayo. Ano nga pang emergency fund? Paano natin gagamitin ito? Emergency fund, ito ay pag nawalan tayo ng trabaho, jobless, biglang nasiraan ng sasakyan, medical emergencies, emergency siya. At yung mga nasira tayo sa bahay, yun yung mga emergency fund. Ibig sabihin, yung mga biglaang pangangailangan natin. Biglaang pangangailangan. So, di ba? So, ito na. Natapos natin increase your income, health insurance, life insurance, yung debt management, at ito na ngang emergency funds. At ngayon naman, dun tayo sa investment. Why we need to invest? Bakit kailangan natin mag-invest? Mag-invest tayo ngayon para sa atin ding retirement. Want to grow there? Diba? Like ito, ang sample. Sa IMG kasi, meron ding investment dito. Yung sinabi ko kanina sa mga blue chips company, nung kami nag-invest. May bibigay ako sa inyong sample dito. Ito ikaw, ang tawag sa'yo dito ay depositor. Ikaw ay nag-invest ka sa banko. Sino nag-invest dito sa banko? Makinig tayo, ano? May dalawa akong papakita rin itong senaryo. Ikaw ito, ang tawag sa'yo, depositor. Dalawang deposit ka sa banko. Ngayon, si banko, alam niyo kung saan dinadala ni banko ang pera? Na-invest niyo sa kanila?
ininvest sa kanila, ininvest din nila. Saan nila ininvest? Sa government securities, commercial papers, stock and equities, retail loan, etc., real estate, etc. Yan ang ginagawa ni banko, ininvest din niya para may ibibigay sa inyong interest. So ngayon dito ikaw, nag-invest ka kay banko, si banko nag-invest doon sa government securities at sa iba't etc., magkano kinikita niya? Ang kinikita po niya ay 20%. So yan, di ba? Ikaw to, nagbigay ka sa banko, kumita si banko ng 20%. E magkano yung binibigay sa'yo ni banko dahil nag-invest ka sa kanila? Di ba? Alam na alam to na ng mga nag-iipon sa banko. Ang kinikita nyo lang sa banko ay 1 to 2%. Sige, sabi natin 2%. Di ba? Nag-invest ka sa banko, nag-invest si banko. Si banko kumita ng 20%, pero ikaw, ang kinita mo lang ay 2%. So, dito naman tayo. Ang scenario sa pag-invest. Ikaw ulit ito. Then, ang tawag sa'yo dito sa kabila, investor or shareholder. Siyempre, once automatic ka na nag-member sa IMG, isa ka ng member, isa ka ng investor or shareholder kasi bibili ka, nakakabili ka na ng share. Yung iyong payment, yung 1,000 pesos doon ay ibinibili na ng share para sa'yo at open na yung account mo sa mutual funds. Meron din po tayong separate training dyan para maunawaan pa po natin yung mutual funds at sa pag-i-invest. So yan, ang tawag sa'yo ay investor or shareholder. Ikaw ay nag-invest dito sa mutual funds. Yan na, okay ha? Then, si mutual funds, saan niya dinadala yung pera? Yun, di ba? Anong pagkakapareho? Si banko at mutual funds, dun din niya. Yung ininvest mo sa mutual funds, ininvest din po niya. Sa mga ledgers company, sa blue chips company ng Philippines, dun din, same din ni banko. And then, yung kinikita ng mutual funds ay 20% din, di ba? Parehong pareho. So, saan tayo dito magkakatalo? Saan tayo magkakaiba rito? Yun, di ba? Ang bibigay sa'yo ng mutual funds, 20% din ang iyong kita. Diba? Saan ba maganda ngayon? Sabi nga, kung meron kang pera, malaking pera, hindi makalaki ang pera, pero gusto mong ipunin, 5 to 10 years mo pa pwedeng gamitin. Ilalagay mo ba siya sa banko? Diba? Nakinikita mo 2% lang. Samantala dito, pag nag-invest ka sa mutual funds, isa kang investor, isa kang shareholder, kung magkano yung kinita ni mutual funds, direkto rin sa'yo, 20%. Unlike sa banko, nang kinita mo ay 2% lang, di ba? Yun ang pagkakaiba, pareho ng pinag-investan, pero yung percentage na binibigay sa interest, magkaiba, di ba? Sayang naman sa pera, 10 years mo pagagamitin, pero ando lang siya sa 2%. Sino ang kumita? Sino malaking kinita? Banko, di ba? Sila yung malaking kinita, kaya hindi sila nawala. Pero dito, same lang, di ba? 20% yung kinita nila, yun din yung binigay sa iyo. So, solution for the new industry, mutual funds is ownership. So, ito nga siya, yung mutual funds is ownership. Ownership, number of shares at long term. So, magkakaroon ka ng sariling account mo, kita mo yan, nasa iyo, mamamonitor mo siya kung magkano ang NAV, kung kumita na siya. Kasi ang stock market, diba, taas-taas naman tayo. At dito sa mutual funds, makakabili ka rin ng shares. At higit sa lahat, ito ay long term. Mag-invest tayo rito ng long term. Hindi yung linagay natin ngayon, kukunin natin mamaya. Diba? Hindi tulad ng iba na in-invest mo, then may guarantee raw na 50% within 1 month, 2 months, 3 months. Wala pong ganun. So, dito po long term po tayo. Dito sa mutual funds. Investment, stock market, at mutual funds. Yun. Dito sa IMG, meron kang chance na meron kang automatic na account na mutual funds sa pwede naman sa stock market. Pero karamihan kami dito sa mutual funds. Kasi bakit? Meron mga mutual managers na nagmamanage na dyan. Invest ka lang sila na nagmamanage. Unlike sa stock market na kailangan mo talagang aralin. So, dito, meron tayong ATRAM, PILAM, PILHEL. And then, dito tayo ang IMG. Usually lang dito sa Soldivo Funds Strategic. How much per share?
So yan, di ba, sa Jollibee, Alala, yan, mga nandiyadyaan. Initial investment, 5,000 pesos. Additional investment, 1,000. So ngayon, hindi na ganyan siya ngayon. Pwede tayo mag-additional na ngayon ng 20 pesos. Di ba? Napakamura na. So, paano ba natin malalaman kung magkano share? Yan, ganyan. Punta kayo ng Google, how much per share ng Jollibee, kunyari. Yan. Ilalagay lang natin siya dyan at lalabas na yung kailangan natin. Anyway po, meron po tayong separate training dito about sa mutual funds. And then, meron din po tayong training kung ano-ano yung mga benefits na makuha natin. How can I earn? Capital appreciation. Buy low, sell high. So, sabi nga, baliktad nga raw minsan ng utak namin. Pag mababa ang stock market, bumibili, dinibili. Pag mataas, hindi. Bakit? Siyempre, pag bumaba ang market, kailangan mas magandang bumili. Bakit? Kasi mura. Pag mura, mas marami kang mabibili. And then, pag binenta mo na siya, binenta mo na at yung market mataas, di ba, mas malaki yung makukuha mo. Unlike, bumili ka ng binili mo ng mahal, bumaba, binenta mo, lugi talaga, di ba? So, habang mababa ang market, magandang bumili. Bakit? Mas marami kang share na mabibili kasi doon sa mataas. So, ito nga po yung sa dating taon, di ba? Hindi natin masabi baba, taas, pero hindi nawala yung pera natin, kumikita pa rin naman, di ba? Philippines and Forbes 2016 billionaires, di ba? Yan yung mga nakalagay dyan, pang ilan. Dito nga sabi sa ANC, percentage of the world's population that are invested in stocks. So, sa China, 30-40%. Sa US, malaki pala, no? 50%. Australia, ay 20% ang nag-invest sa mga tao nila. Pero sa Pilipinas, 0.7 lang, di ba? Pero ngayon, hindi na yung 0.7, alam ko, at marami na. Dahil maalam na marami nang nag-invest sa atin. Kasi makapasok ka lang sa IMG, makamember ka lang, automatic ka nang makapag-invest. Mayroon na tayong sariling account at doon na tayo pwedeng mag-ipon. Diba? Don't just work hard for money. Learn how to make money work for you. Diba? Hindi lang tayo trabaho ng trabaho para sa pera natin. Kailangan mag-isip tayo na kailangan yung pera naman natin magtrabaho sa papanong paraan, di ba? So, yun nga sa pag-invest natin, di ba? Before retirement, di ba? Tingnan nyo, point 10, magkano lang? 500,000. So, ito yung mga sample, di ba? Living on interest, no worries, di ba? Kapag may alam natin yung invest natin, yung mga interest naman, wala kang dapat pagkaalal dahil ang pera mo na mismo ang nagtatrabaho para sa iyo. So ito ang sample sa bata pa lang siya, 'di ba? Siya yung anak ni Sir John. So bata pa lang kinuha na nila, investor na sila ngayon, malaki na siya. Isa na rin siya. Yan ang example sa Philiquity. Yan, may mga sarili kayong account. Hindi na nag-invest kayo na binigay niya lang yung pera, tapos na, hindi po. Dito po mo-monitor niyo at makita niyo yung pera niyo na nag-grow. So, yun, may nakalagay po dyan. Diba? Sabi nga dito, diba? Rule of 72. Take the number 72 and divide it by the annual rate of interest that your money is earning to determine the number of years it will take for your money to be double. So, yan, diba? Gamitin natin si rule of 72. Kung ilang taon yung pera natin in-invest, kung saan natin in-invest, para maging double. So, ganito, di ba? Ito ang tinatawag na rule of 72. Sample tayo. Tulad, may sample ako kanina sa bank, di ba? So, ito tayo. Interest in bank. Magkano interest sa bank? So, 72 divided to. Ang interest sa banko ay 2% lang. So, divide natin sa 72 sa 2%. Ilan? 36 years, di ba? Naglagay ka ng pera sa banko, pag gamitin natin si rule of 72, every 36 years, nadodouble yung pera mo. Tagal, di ba? Sa interest mo na 2%.
Interest in investment. Mag-interest sa investment natin. Mga in-invest natin. Magkano? So, gamitin ulit natin sa 72. Divide 12. Ilan? Dahil interest usually ay 12%. Ilan? 6 years, di ba? Ang pera natin in-invest sa investment natin ay every 6 years siya dumudoble. Di ba? Laki ng pagkakaiba. 36 to 6 years. Sayang ang pera, di ba? Sayang ang pera. Gusto natin papalaguin natin, dahil natin pa kailangan. So, doon na tayo sa medyo mataasang interest at safe at legit. So, ito nga dati yung sa BDO, 2016, kung magkano yung profit nila, di ba? Ang stock ay pataas, pababa, taas, baba, taas, baba lang siya. You want to grow your money? Kailangan mong mag-grow yung money mo, invest mo yan. Invest natin yan. Hindi natin pag sinabing invest, may nag-invest. Sa invest mo rito, invest agad. No. Kailangan alam mo kung saan na pupunta yung pera at alam mo kung paano kumikita yung pera at saan din nadala yung invest mo. You want to protect your money? Insurance, di ba? Dalawa yan. Kung gusto natin maprotektahan yung pera natin, kailangan natin ng insurance. Diba? Kung gusto mo namang lumaki yung pera, investment naman. Investment to grow your money. Insurance to protect your investment. Diba? So, we don't go after people to become our client. We help people increase their financial intelligence, professionally manage their own money. Yes po. Hindi po kami basta nag-invite, mausap sa para maging kliyente lang siya. No po. We help people. Kung ano man po yung tinuturo sa IMG about financial literacy. Financial literacy, ito yung paano mo, saan dapat ilinalagay yung perang kinikita natin. So, yun po yung tinuturo lang po namin. So, napapagana ang buhay, na magkakaroon ng yung financial nila, ma-increase pa nila. Yung perang kinikita, saan ba dapat ilagay? Yun po. Diba? Professionally manage. Kailangan mo manage nila yung sarili nilang pera. So, dito po sa sa IMG, benefits of an IMG partner. Dito, sa mga benefits, isa dito sa mga benefits na to ay magkakaroon tayo ng major access. Kunyari, ikaw ito. And then, to the healthcare, di ba? Magkakaroon tayo ng major access dyan. Sa healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, allied financial service. At alam nyo ba, dahil nga may major access tayo rito, zero load po tayo. Di ba? Kukuha tayo ng healthcare, zero load. Dahil po ang IMG, tinatanggal po niya ang middleman. Ano yung middleman? Kunyari, may nagbenta siya ng insurance. Alam mo ba yung nagbenta siya ng insurance? Ay, mayroon din siyang porsyentong kukunin sa'yo. Babayaran mo rin siya, di ba? Imbis na yung invest mo sa insurance ay direct, kunya 100%, hindi kasi mababawasan pa siya, may percentage pa siyang kukunin para doon sa middleman. Diba? Yun yung namamagitan. Doon pa. Kaya yung invest natin, hindi siya buo. Bawas siya. Pero dahil sa IMG benefits at nagkakaroon tayo ng access sa mga major providers, wala po tayong mabayaran. Direct po tayo lahat. Diba? Doon sa investment sa Solidibo, direct po tayo. Pero kung di tayo member nito, meron tayong binabayaran. Binabawasan pa yung investment natin. Kunyari 1,000, babawasan pa yan. Hindi siya buo. Dahil nga sa middleman. Diba? Kailangan magkakaroon tayo ng access. Kunyari, ikaw ito, diba? Tapos ito sa IMG. Ito ang companies. So, ikaw, magbigay ka lang ng mga documents at magpe-payment kay IMG. Diba? Hindi naman sa IMG, ipaprocess niya yan. Pag na-process niya na yan, no, papunta na yun dun sa company and then confirmation na tayo. Diba? So, yun. So, yun lang siya. Paikot lang siya sa company sa tikaw. Yan, confirmation, magkakaroon ka na ng contact doon, di ba? Ganun po. How does life save work? If 10 years to pay, almost 40K per annum. So, dito po, meron po tayo ritong separate training
So, tatapusin ko po muna rito yung ating lecture. At may part 2 po para po sa different training naman po na gagawin natin, na ipapaliwanag natin. At ang ibang mga benefits at ang panibagong benefits ng IMG. So, sana po nakatulong at nalaman natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng healthcare investment at ng insurance. At yung retirement, mga retirement plan natin. So, maraming maraming salamat po sa mga nakinig at nakapanood po nito. So, see you po sa susunod na mga lecture.